Nagbabalik na naman ang inyong Tita Liit. So, welcome sa ating vlog. For today's video, guys, is tutulungan ko kayo kung paano mag-edit ng video using the Kane Master app. Ayan, sa mga hindi pa alam paano mag-edit, so, kung interesado kayong malaman ito, please keep on watching my video and please don't forget to subscribe my channel, Tita Liit's Vlog. Ayan, so, things lang, syempre, si phone at saka yung Kane Master app. Ayan, kung hindi nyo pa na-download si Kane Master app, punta lang kayo sa Play Store, type mo lang si Kane Master and syempre, automatically lalabas yun siya and you click. Tapos, ayan, makakapag-edit kayo dun sa Kane Master. Ang maganda lang kasi sa Kane Master, isya ganun kahirap. Pero syempre, pag pinag-aralan mo, syempre magiging madali siya. If hindi pa kayo marunong mag-edit ng mga video, maybe it's your time para matuto. So, let's go! So, ito yung Kane Master. Pag na-open mo yung app, tapos dito sa right side, ito yung mga nakasave mo na videos na tapos mo nang i-edit. So, kung mag-i-edit ka, guys, pindutin lang tong gitna. Kasi may gitna, di ba? Pindutin mo lang. And lalabas yung select aspect ratio. Meron tayong 16:9, 9:16, and 1:1. So, ang ginagamit kadalasan is yung pinakanauna is 16:9. So, pindutin natin. Dito tayo mag-i-edit, guys. So, ngayon, mag-i-example ako ng i-edit ko ng mga videos. So, una, syempre, kailangan si introduction. So, kung gagawa ka ng video, dapat may intro ka. So, ako meron na kasi akong nagawa dito. Punta tayo ng export. Kasi na-save ko na. So, ito. Tapos, check. Tapos, yung video na gusto mong i-edit. Pili nating video. Ayan. So, etong video na to, kailangan may part dito na i-edit natin. Kasi may mga mali-mali. Kasi pag minsan, nakakalimutan natin yung sasabihin natin, napapastop tayo. So, yung mga ganung bagay, dapat at edit natin, i-trim natin. Please. Guys, nagbabalik na naman ng inyong Tita Liit. So, welcome sa ating vlog. For today's video, guys, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng easy thumbnail. Bakit nga ba mahalaga si thumbnail sa ating videos? Dahil dito nakikita ng ating mga viewers na na-attract sila agad sa ating mga thumbnail. Kaya minsan, ang mga viewers natin, napapaklik sila, pat maganda ang iyong thumbnail. Yung parang may drama, ganun. So, ayun guys, mapapansin nyo may mali dito. Kaya, importante siya. So, kung natin, gusto nyo na i-trim siya, i-click nyo lang tong video na to. Click. Tapos, press si gunting. May mga choice dito kung ano yung trim na gusto mo. Ayan. Pero usually yung ginagamit ko is yung split. Kasi pinapaghiwalay sila and both. Kasi pwede mo siyang i-move forward, move backward. Left side, may mga mali ako dito. So, play nga natin. So, si thumbnail is part of my algorithm. So, may mali tayo. So, i-press mo lang to, then move backward. Hanggang sa dito. Itama natin. Itama natin yung mali. Sa ating mga thumbnail. Kaya minsan, ang mga viewers natin, napapaklik sila pag maganda ang iyong thumbnail. Yung parang may drama, na importante siya. So, bago natin, okay, kakatid mo. Ito may mali din. So, gunting ulit, then split. Kasi tatama natin yung video. Importante siya. So, bago natin, it's okay, kakat kita mo yan. Natin, it's okay, kakat. Ayan. So, ayan, tingnan natin. Kung, syempre guys, kung magkakat kayo or mag-trim kayo, make sure na yung pag-i-play mo na siya, tuloy-tuloy, maganda yung flow niya. Yeah. Yung parang may drama, kaya importante siya. So, back. Ayan. Dami ko mali dito. Kaya importante siya. So, bago interesado kayo malaman ang video na to, please keep on. Tanggalin natin yung Sonya. Play natin ulit. Natin, sila.
maganda ang iyong thumbnail. Yung parang may drama, kaya importante siya. So, if interesado kayo malaman ang video na to, please keep on watching and please don't forget to subscribe my channel, Tita Lee It's a Vlog. Ayan. Siya lagyan ng music. Punta kayo sa music. Ayan. Tapos pili kayo ng music na gusto niyo. Yung may mga music kayo sa phone nyo na nakasave na, dito nyo makikita. Pero kung may halimbawa, dito talaga sa Kane Master, nandito sa music asset. So, may nakasave na kasi ako. So, try natin yung Boracay Breeze. So, i-play muna natin. Tapos, plus nyo. Para bababa yung music. Tapos, check. Gusto nyo yung music mababa para mas naiintindihan yung mga sinasabi mo. So, dito tayo sa volume. Basan natin ng konti yung music background niya. 22 baka pwede na. Guys, nababalik na naman ng inyong Tita Liit. So, welcome sa ating vlog for today's video. So, pag-alabaw guys, hindi nyo gusto yung music or hindi mo gusto yung video, pwede mo naman siyang i-delete. Kawa kung gusto nyo magsulat yung mga text, dito mo nyo lang makikita yan. Sa layer. Ayan, may text. Pwede kayo mag-type. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Tapos, lalabas tong sa right side. Click mo tong letter. Gusto ko tong great vibe. Check natin. Tapos, lagyan ng kulay. Gusto ko red. Check. Tapos, gusto ko may animation, slide, right, ayan, tapos, syempre, alakayin natin, and welcome to my channel, drag natin siya, dito yun eh, drag natin siya, dito, ayan, so, let's try. Ang kasimple guys, hindi naman siya mahirap talaga. So, play natin from the start. So, may intro na akong ginawa. So, eto na siya. So, ganun lang kasimple guys, kung halimbawa gagawa ka ng video tapos i-edit nyo dito sa Kane Master, sobrang madali lang talaga as I say. Tapos halimbawa, pag-aralan nyo lang yung mga nasa bilog kasi nandiyan naman lahat. And itong ginawa ko pong ito is example lang po for editing. So, ayan, kung nakagawa ko ng music, dito kasi yung layer is dyan, halimbawa kung gusto mo ng overplay, nandiyan yung mga stickers. Ayan, mga sticker. Tapos, ano pa ba? Ito yung text. Ayan. Pag-aralan lang talaga yung Kane Master. Kasi, pag nakabisado nyo na, parang madali lang talaga sa inyo. So, save na natin. Back tayo. So, nandito siya. Export. Dito sa Bluetooth. So, ito na siya guys. Ang mangyayari. Pwede mo na siyang i-export. Save na siya sa phone mo automatically. So, ganun lang kadali guys. Ang mag-edit ng video. Ayan, and thank you so much. Diyan na natatapos ang ating pag-edit ng video sa Kane Master. Sana nakatulong ako sa inyo guys kung paano mag-edit ng video. Kung may mga katanungan kayo, please comment down below. And please don't forget to subscribe my channel, Tita Lee It Vlogs. And please like and share. Ayan, and sana this video na ginawa ko is hindi kayo medyo nahirapan. And sana medyo naintindihan nyo. Keep safe tayo guys. Dahil sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. And always be happy. So, ang masasabi lang ni Tita Liit is bye-bye muna and see you in my next video.